ayon po sa National Demographic Health Survey, ay nagkaroon health survey ay nirelease po ng Philippine Statistics Authority. Isa po sa kada apat na mga Pilipinang edad 15 to 49 years old ang nakaranas na po ng physical, emotional or sexual violence mula po sa kanilang mga kapartner o asawa. At kaugnay po niyan, panoorin po natin ito. Sa isang mundo kung saan dominante ang kalalakihan, mahirap maging isang babae. Ayon sa tala ng World Health Organization, isa sa kada tatlong kababaihan sa buong mundo ang biktima ng pisikal o sexual na pang-aabuso. Ito ay maaaring mula sa kanilang mismong kapareha o kalalakihang hindi nila kaano-ano dahil sa mataas at patuloy na pagtaas ng mga bilang ng pang-aabuso laban sa kababaihan. Binuo ang 18-day campaign to end violence against women. Pag-uusapan natin yan dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaya naman mas pinaiigting ang kampanya laban sa violence against women. Ngayon po ay makakasama natin si Information Officer Nevi Calman ng Philippine Commission on Women. Rise and Shine po! Hello, magandang umaga po, Rise and Shine, sa ating lahat, sa mga manonood po natin at syempre sa buong team po ng Rise and Shine Pilipinas. Ms. Nevi, good morning. Ngayon po November 25 to December 12 ay isasagawa ng Philippine Commission on Women ang 18-day campaign to end violence against women. Pwede niyo po bang ibahagi po paano po nagsimula ang kampanyang ito at ano po ang tema po ngayong taon? Yes, Ms. Diane. Actually, ito ang 18-day campaign to end violence against women. Ang pinag-ugutan po talaga nito, yung global campaign natin, no? So, yung worldwide campaign natin na 16 days of activism against gender-based violence or GBV. Nagsimula po ito sa USA noong 1991. At tayo po dito sa Philippines ay nagsimula po tayo mag-participate dito sa kampanyang ito noong 2002. At sa visa po ng Republic Act 10398 na ideklara din ang November 25 ng bawat taon bilang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Their Children. At dito po sa ating bansa, kung globally 16 days po itong in-observe, dito po sa atin na extend siya up to 18 days dahil po sa visa ng Presidential Proclamation 1172 na isinama po dito yung December 12. Ito po yung petsa kung kailan pinirmahan ang UN Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons. Dahil kinikilala po natin ang TIP o Trafficking in Persons bilang isang forma din o uri ng violence against women. Okay, Ms. Nevi, si Chipo ito. Magmula po nang simulan nyo ito, ano po ba ang mga pagsubok na kinaharap ninyo given na rin po na nagdaan tayo sa pandemya, ma'am? Mula po noong simulan po ito, 2002 po, no, na nag-start itong ating kampanya, marami pong mga hurdles, maraming challenges dahil gusto po natin na maiparating mismo yung mga batas po noon patungkol sa VAWSI, patungkol sa anti-VAWSI sa ating mga kababayan, no, mula po sa national hanggang local level, lalong-lalo na po sa barangay dahil sila po talaga yung first line of responders for this for VAWSI cases po, no. So noong 2002 hanggang 2006 ginamit po itong 18-day campaign na ito para po ipalaganap yung kaalaman patungkol po sa mga batas na isinusulong po natin. Noong time po na yun, ginamit po ito bilang platform para mapag-usapan yung violence against women. Kaya eventually ay nagkaroon po ng Anti-VAWSI Act noong 2004 at naisabatas din po yung RA 9208, yung patungkol naman po sa trafficking in persons. No? So, bagamat marami po yung mga hurdles, marami mga challenges, ay nakita naman po natin na nagkaroon naman po ng increased awareness, no, dun sa ating mga kababayan patungkol po sa violence against women. So sa pakikipag-usap po natin sa komunidad, nalaman po natin na at least meron po silang idea, no, na mali or ipinagbabawal itong violence against women. And despite the pandemic po, ay patuloy ang ating advokasya kahit po nagkaroon ng COVID-19 pandemic at simula ng 2020 ay nagkaroon po tayong mga advocacy campaign online, no, para po maiparating sa sambayanan yung kanilang karapatan, lalo na po sa mga kababaihan, yung kanilang karapatan laban sa karahasan. Ms. Nevi, sa ating pong kasalukuyang estado at sa makabagong panahon na mayroon po tayo ngayong modernong teknolohiya na, nasaan na po tayo sa pagsugpo sa VAW?
Ngayon po, unfortunately, no, nakakalungkot man po sabihin, pero marami pa po talaga tayong kailangan gawin dito sa advocacy natin. Dahil hanggang sa ngayon po, marami pa rin po yung VAWSI cases, no, na ating naitatala. Last year lamang po, nasa higit 12,000, 12,000 yung kaso ng iba't ibang uri ng VAW na naitala po ng Philippine National Police, no? At karamihan po dito, yung 8,000 dito sa 12,000 cases na ito ay yung violations ng Anti-VAWSI Act o yung tinatawag nating Republic Act 9262. Ito yung nagsasakop dun sa domestic violence, intimate partner violence, at maging violence mula po sa mga dating partners, no? So, ito pong modernong teknolohiya, double-edged sword po ito dito sa ating advocacy, no? Kasi kung titignan, napakarami rin po ng mga umuusbong na iba't ibang uri ng violence against women o VAW dahil po sa modern technology, no? Nagkaroon ng online sexual harassment, online sexual exploitation, cyber stalking, at marami pa pong iba. Pero kung ang teknolohiya po ay gagamitin, no, sa magandang paraan, ito rin po ay makakatulong para makapag-report po ng mas mabilis yung ating mga VAW survivors, at magkakaroon din po sila ng platform para po i-share itong kanilang mga experiences at magmulat pa po ng ibang mga kababayan natin or ibang kababaihan. At dito rin po maaaring magkaroon sila ng mas marami pa pong impormasyon patungkol sa violence against women. Alright, Ms. Nevy, sa paglulunsad po ng ating 18-day campaign to end violence against women, ano-ano pa po ba ang naka-line up na activities ngayong taon? So ngayong taon po, marami pong inihanda po ng Philippine Commission on Women, maging ang iba't iba pong ahensya at partners po natin sa CSOs at sa mga non-government organizations at private po na sector, no? But for us, for Philippine Commission on Women, mayroon po kaming hinanda na ilalabas po naman sa November 25. Abangan po nila ito dahil dito makikita kung ano yung mga reaction ng mga tao, no, patungkol sa violence against women. And bukod po doon, meron po tayong tinatawag na VAW survivor story. So, nag-interview po tayo mismo ng mga survivors at inilagay po natin sa isang documentary yung kanilang mga kwento. No? Dahil gusto po natin na survivors yung nagkukwento, sila yung nagkitig ng narrative, no? Para po ma-share nila paano nila napakinabangan or paano sila natulungan ng mga existing natin na batas laban sa karahasan. Okay, well, at sa November 25 po, sisimulan po natin itong kampanya sa November 25 sa ating kickoff ceremony sa Philippine International Convention Center or yung PICC. At kasama po natin dyan yung mga duty bearers natin from government agencies as well as our partners from different organizations. So dito po feature namin yung milestones, no, simula po nung simulan natin itong kampanya taong 2002 hanggang sa taong kasalukuyan po, no? Sa isasama din po natin dito yung mga challenges. Ano pa ba yung mga kailangan nating i-hurdle o lagpasan po ng mga challenges para mas mapaiting pa itong ating advocacy. Okay, maraming salamat po, Ms. Nevy Calma. Nakapanay po natin si Ms. Nevy Calma, Information Officer ng Philippine Commission on Women. Thank you po, Ms. Nevy. Maraming salamat po sa inyong oras.